Nandiyan pala kayo. Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang nag-iisang Angela Rain upang magbahagi sa inyo ng bagong kaalaman. Mainit? Bakit kaya ang init? Di ka kasi naliligo. Ha? Huh? Kakaligo ko lang kanina. Kakalabas ko nga lang ng CR, pawis na ako agad eh. Bakit kaya ganun? Alam mo, tumataas na kasi ang global temperature sa panahon ngayon at ang depletion ng ozone layer ay isa sa mga rason kung bakit patuloy na tumataas ito. Teka, ozone layer? Kumusta mga kaibigan? Sigurado akong narinig niyo na ang salitang ozone layer sa inyong mga paaralan. So in today's episode ng Bagong Kaalaman, let us go beyond the atmosphere and explore this invisible protective shield that surrounds the Earth and tackles a globally important question. So, ano nga ba ang ozone layer? Tara na't ating alamin. According to National Geographic Organization, the ozone layer is one layer of the stratosphere and the second layer of the Earth's atmosphere. The stratosphere is the mass of protective gases that is clinging to our planet Earth. The stratosphere gets its name because it is stratified or layered. As elevation increases, the stratosphere gets warmer. Ozone is only a trace gas of the atmosphere. Why? Because it has only 3 molecules for every 10 million molecules of air. But it does a very important job. Even though we need some of the sun's radiation to live, too much of it can damage living things like us. Basically, the ozone layer acts as a shield for life on Earth. Kaya may mga products tulad ng sunblock or sunscreen para maiwasan ang risk of skin cancer, premature aging, sun damage, at para na rin sa ating immune system dahil masama sa kalusugan ang masyadong pagbibilad sa araw dahil sa mga harmful radiation nito. Hindi lamang iyon, ngunit masama rin ang UV rays or ultraviolet rays sa ating mga mata at sa mga single cell organisms, plants, at sa mga hayop sa dagat. Magandang araw, Luzon! Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Siyensa na po ang nagpapatunay na dahil sa mga kemikal at aktibidad ng tao ay patuloy na numinipis o kaya'y nabubutas ang ating ozone layer, bahagi ng atmosphere na siyang kumaharang sa mga mapanganib na UV rays o ang ultraviolet rays. Ito ay isang seryosong usapin, bagay na dinibdib ng isang batang umiyak nang malaman ang epekto nito sa tao. Nakatutok, Oscar Oida. Ay! Mama! Sabi ko, ligtas tayo! Ha? Ako natakot ako! Ayoko mamatay! Hindi matigil sa kakaiyak ang 7 taong gulang na si Empress sa bidyong ito nakuha ng kanyang nanay. Ang pinanggagalingan ng kanyang takot, hindi multo, kababalaghan o karahasan, kundi ang pagkasira ng ozone layer. Pinag-uusapan lang yan yung ozone layer? Bakit kaya nangyayak? Aray, sakit ng bisikin. Yan ang tatakot ako kapag maasira na yun. Kuinento kasi ng ate niya na masama ang epekto ng pagkasira ng ozone layer. Kapag uminit na ano, parang napukulog yung mga halaman tapos mawawala tayo ng air. Yung sun, sobrang init. Siyempre mamamatay yung tao po gano'n. Mama, natakot ako. Hoy, kaya nga sinasabi mo. Abot-abot tuloy ang pagkabahala ni Empress. Ano nga? Yung nga kapag masira.
tutuusin, may punto naman si Empress. Ang usapin kasing ito, malaking problema rin sa buong mundo. Ang ozone layer ay matatagpuan 15 hanggang 30 kilometro sa atmosphere ng mundo. Nagsisilbi itong panangga ng ating planeta sa mapanganib na ultraviolet o UV radiation mula sa araw. 98% na UV light ang inaabsorb nito. Kaya pagtuluyang nasira ang ozone dahil sa polusyon, labis itong makakasama sa atin. Dahil maari magdulot ng skin cancer at katarata ang exposure sa UVB rays. Sa computer simulation ng National Aeronautics and Space Administration o NASA, makikita ang butas sa ozone layer sa South Pole. Yan ang kulay asul na bahagi na lumalaki at lumiliit sa paglipas ng panahon. Ang mga asul na bahagi ang lugar kung saan pinakamanipis ang ozone layer. Noong September 11, 2017, umabot sa 7.6 million square miles o 2.5 beses na mas malaki ang ozone hole sa sukat ng Amerika. Ayon sa isang pag-aaral, nagbabago-bago ang laki ng ozone hole, depende sa temperatura at mga kemikal na napupunta sa ating atmosphere. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Salamat, Oscar. Magbabalik ang GMA News. Grabe, ganun na pala yung nangyayari sa ozone layer. Ano-ano kaya yung may tutulong natin para mabawasan yung depletion ng ozone layer? Number 1. Iwasan ang paggamit ng mga dangerous gases tulad ng fire extinguisher dahil meron itong CFCs or tinatawag ding chlorofluorocarbons na makakasama sa ating ozone layer. Number 2. Kung malapit lamang ang inyong pupuntahan, piliin niyong maglakad o kaya'y magbisikleta upang mabawasan ang polusyon. Number 3. Huwag bumili ng mga cleaning products na mayroong corrosives o kaya'y solvents dahil hindi lamang ito masama sa ating kapaligiran, ngunit masama rin ito sa ating kalusugan. Number 4. Huwag bumili ng mga refrigerators at air conditioners na nagpo-produce ng CFCs o ang chlorofluorocarbons dahil ito nga ay masama sa ating ozone layer. Number 5. Buy local products dahil ang mga imported goods ay nagko-contribute sa ozone layer depletion. The more na mas malayo ang pinanggalingan ng produkto, the more na magpo-produce ng nitrous oxide ang medium of transportation. At ngayong may idea na kayo kung anong ozone layer, bakit nga ba sobrang halaga nito? Simple lang, without ozone layer, life wouldn't exist. Muli, ako si Angela Rain upang magbahagi sa inyo ng bagong kaalaman. Hanggang sa muli, paalam! Yeah.